Tagalog Love Stories presents Abala siya sa pag-aayos ng kanyang necktie para sa kanyang blind date. Ito na lang kasi ang naisip niyang paraan para makahanap ng kanyang mapapangasawa. Ang mga kapatid niya ay nakapagpakasal na at tanging siya na lang ang hindi. Stable naman na ang buhay niya at wala na siyang kailangang isipin pa dahil maayos na rin naman ang pamumuhay ng mga magulang niya. Ang kumpanya niyang pinapatakbo at minamanage ay maayos din naman at malago. Kaya wala na siyang naiisip ang dahilan upang hindi mag-asawa. Sir, nandito na po ang driver niyo. Pagpapaalam sa kanya ng kanyang secretary na kanina pa siya hinihintay sa labas ng kanyang opisina. Yes, thank you Marcos. Sagot niya rito, kaya naman tumango ito at lumabas ng muli ng kanyang opisina. Alas 7 ng gabi ang kanilang usapan ng kanyang blind date. Ang babaeng kanyang makakadate ay ipinakilala lamang din sa kanya ng isa sa kanyang mga kaibigan. Sa paglalarawan ng kanyang kaibigan, ay napakaganda nitong babae, kaya naman nakaramdam din siya ng kaba kahit hindi pa man sila nagkikita. Stop being nervous, Felix. It's not like it's your first time going on a blind date. Anang kanyang kaibigan, kaya naman sinamaan niya ito ng tingin. Paano ako hindi kakabahan? Hindi man ito ang unang blind date ko, ito naman ang unang beses kong makikipag-date sa isang babae na wala akong alam kahit konting impormasyon man lang. Sagot niya rito, kaya napatawa ito sa kanya. Gusto ko lang namang maging espesyal ang blind date na ito para sa'yo. Yung mga naging blind date mo naman kasi noon, walang thrill. Bago ka sumipot sa date mo, kinikilala mo muna yung babae. Kaya nga blind date, diba? Dahil hindi kayo magkakilala. Hindi rin matatawag na blind date kung kilala mo na agad siya. Singhal ng kaibigan niya sa kanya, kaya hindi na lang siya sumagot dito. Totoo naman kasi ang sinabi nito. Ang mga naging blind date niya noon, kilala niya na. Inaalam niya kasi muna ang mga impormasyon tungkol sa mga ito bago niya siputin sa blind date nila. Kaya naman, nagsawa na rin ang kanyang mga kaibigan sa pagsiset ng blind date para sa kanya. Sadyang pumayag lang ang kanyang kaibigan ngayon dahil nagpumilit siya rito. Nang makarating sa restaurant, kung saan sila magkikita ng kanyang makaka-blind date ay mabilis siyang bumaba sa sasakyan. Hindi niya maitatangging labis ang kabang kanyang nararamdaman dahil nga ito ang unang blind date niya na wala siyang alam sa makakasama. Ang sinabi lang ng kanyang kaibigan kung paano niya makikilala ang kanyang makakausap ngayong gabi. Nakasuot ito ng pink off-shoulder dress, mahabang straight na buhok, at kulay hazel na mga mata. Mr. Samaniego? Salubong sa kanya ng isa sa mga staff ng restaurant. Ah, yes. Kinakabahan niyang sambit. This way po, sir. Anito at iginiya siya papunta sa isang upuan. Hindi niya maiwasang mas kabahan lalo. Lalo na't wala pa pala ang kanyang makakasama. Ang sinabi kasi ng kanyang kaibigan ay mauuna itong dumating sa kanya. Pero mukhang baliktad yata dahil nandito na siya, ngunit ang kanyang blind date ay wala pa rin. Pumapasok na sa kanyang isipan ng mga isiping baka hindi ito sumipot sa date nilang dalawa. Oh yes, finally! Sambit niya nang makita ang babae na mahaba ang straight na buhok, nakasuot ng off-shoulder na pink dress. Pero kaagad din nagbago ang ekspresyon niya nang dalawang babaeng parehong nakasuot ng pink off-shoulder dress at pareho ring straight ang mahabang buhok, ang hindi man lang niya makumpirma ang kulay na mata nito dahil masyado siyang malayo at hindi niya ito makita. Pero nakahinga siya ng maluwag nang may mag-assist dito na isang staff at iginiya kung nasan siya. Natulala siya nang makita ang kabuuan ng dalaga. Kung maganda ang description ng kaibigan niya, ay mas maganda naman ito sa malapitan. Matangos ang ilong nito, mapupula ang mga labi, ngunit wala yung lipstick at kahit anong tint. Natural lamang yun. May kahabaan din ang pilik mata nito. Bumagay rin sa kulay ng balat nito ang suot nitong dress, kaya mas lalo siyang namangha. Ikaw na ba si Felix? Tanong nito at halatang nahihiya pa, kaya naman ngumiti siya at inabot ang kamay niya. Yes,
Damian Felix Samaniego. Pagpapakilala niya at nakapagkamay ito. Hindi niya maiwasang mapatitig dito lalo na sa mga mata. Napakaganda kasi noong tingnan dahil sa kulay nito. Tila isa pang musika sa kanyang mga tenga ang malambing at mahinhin nitong tinig. Matamis din ang ngiti na iginawad dito sa kanya kaya mas lalo niya itong natitigan. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na hindi man lang alam kung ano ang dahilan. Lalo na nang magdikit ang kamay nila ng dalaga. Tila may dumaloy kasing kuryente sa kanyang katawan. Since you introduce yourself, I'll introduce mine. I'm Heather Amore Mendoza. I'm working as a pilot. I actually took accountancy in college, but since I've always dreamed of becoming a pilot, I studied to become one. Pagkukwento at pagpapakilala sa kanya ng dalaga, kaya mas namang hapa siya. Mahilig ka mag-travel? Tanong niya rito at nagsimula na silang kumain. Tumango ito sa kanya. Yes, nung bata pa ako, mahilig na akong pumunta sa kung saan saang lugar. I really just love traveling. Ikaw, ano bang hilig mo? Nakapagkwento na ako ng tungkol sa sarili ko. Ikaw naman. Pabiro nitong wika kaya naman napatawa siya. I took business administration in college. Naisipan ko lang naman na gusto kong pasukin ang mundo ng pagnenegosyo ng teenager pa lang ako. Napanood ko kasi sa TV noon na malaki daw ang sahod. Kaya naisip ko. Hindi lang naman para kumita ng malaking halaga. Pero isa rin kasi sa pangarap ko nung bata pa ako ay makatulong din sa ibang tao. Pagkukwento niya kaya napatangutang o ang dalaga. Maitanong ko lang naman, bakit ibang tao agad ang nasa isip mo? Hindi mo ba naisip ang sarili mo? Magiging pamilya mo sa hinaharap kung sakali? At yung mismong pamilya mo, yung mga magulang mo at kapatid kung meron ka man? Ani Heather. Uminom siya sandali ng tubig bago sumagot. Maayos ang buhay ko habang lumalaki. May ibang tao na nagsasabing, swerte ko raw dahil sa mansyon ang tinitirahan ko. Masasarap din daw ang inuulam ko at malayo rin daw ang nararating ko. Pero minsan, naisip ko, yung tungkol sa ibang tao, naisip ko na gusto ko rin ibahagi sa kanila kung anong meron ako. Hindi man lahat, pero sana kahit paano ay may maibigay ako. Panimula niya, kaya tumango muli si Heather at napatitig sa kanya. Hindi naman pala siya masama katulad ng nasa isip ko. Ani Heather sa kanyang isipan at nakaramdam ng pagkamangha sa binata. Pakiramdam ko lang talaga, sobra-sobra naman ang meron ako at ang pamilya ko. Kaya naisip kong magbigay rin sa ibang tao. Kaya nung naging matagumpay ang negosyong itinayo ko, una kong binigyan na yung mga bahay ampunan. Malapit kasi ang loob ko sa mga bata, kaya silang naisip kong tulungan. Sunod naman yung mga nasa ospital at mga paaral lang nasa malalayong lugar. Kung minsan ay mahirap abutan ng tulong. Dagdag pa ng binata, kaya mas lalong nag-uumigting ang kanyang pagkamangha. Gusto ko lang talaga kung anong meron ako at maibahagi ito sa ibang tao. Pakiramdam ko kasi sobra-sobrang biyaya ang natatanggap ko. Wala namang masama kung magbibigay rin ako sa iba. Yung makita ko lang na masaya sila, sapat na yun sa akin. Napatango-tango siya at mas namangha. Malayong-malayo ang lalaking kaharap niya ngayon sa lalaking inilarawan sa kanya ng kaibigan niyang masungit at kung ano-ano pa. Ikaw naman ang magkwento. Masyado na ako maraming nasabi. It's your time to shine. Pabirong sabi ni Felix kaya napairap siya ngunit napatawa rin naman. Well, wala namang masyadong kwento ang buhay ko. Trabaho lang naman ang iniisip ko. Wala pa naman akong boyfriend. Dahil kung meron, malamang wala ako dito sa harapan mo ngayon. Maayos naman ang buhay ng mga magulang ko kaya wala na akong iniisip pa. Maliban na lang sa pag-aasawa. Wika niya at napainom pa ng tubig. Kabaliktaran ng kanyang sinabi ang nasa isip niya. Wala pa naman talaga siyang plano magkaroon ng asawa. Dahil ang totoo, hindi naman siya dapat ang nasa blind date na ito ngayon. Nakiusap lamang ang kanyang kaibigan na siya ang pumunta sa blind date na to. Ayaw raw kasi nitong pumunta dahil masama ang pakiramdam nito kaya nakiusap ito sa kanya. At dahil dun, wala na siyang nagawa pa. Well, if we get along with each other after this date, maybe we can. Or no, I think it's better if I'll court you first. Then once we become a couple, that's where we're going to decide about our marriage.
Hindi na natapos ni Felix ang kanyang sasabihin nang bigla na lang maibugan ni Heather sa kanyang mukha mismo ang tubig na ininom nito. Napapikit siya dahil doon at peking tumawa. Dahil sa nangyari, napatingin sa kanila ang ilan sa iba pang mga taong kumakain. Dahil naman sa hiya at gulat, ay mabilis na kumuha si Heather ng tissue at pinunasan ang mukha ni Felix. Pasensya ka na. Nagulat lang naman kasi ako sa sinabi mo. Parang napakabilis mong gumawa ng desisyon na parabang sure na sure ka sa akin. Kasi simula lang ng date natin ah. Paliwanag niya ngunit ngumiti lang at umiling sa kanya si Felix. No, it's okay. Kasalanan ko rin naman. Alam ko na bigla kita. Masyado ngang mabilis. Ani Felix, kaya mas lalo siyang nahiya at napayuko na. Gusto niyang magpakain sa lupa dahil sa nangyari. Labis din kasi ang hiyang nararamdaman niya. Dahil sa kanyang nagawa, nahihiya na tuloy siya ngayong magsalita at tumingin man lang dito. Pakiramdam niya kasi ay nagalit ito. Dahil sino ba naman ang hindi magagalit kung nasa isang mamahalin kayong restaurant at may mangyayaring ganitong kahihiyan? Siguro, getting to know each other muna tayo. I mean, it's better if you know each other first, right? Para sa akin kasi, ay sa ganung paraan natin malalaman kung compatible tayo sa isa't isa. Then if we are, dun siguro natin planuhin ang magiging next date natin. Suhestyon niya, na tinanguan naman ni Felix. Yes, you're right. Ang bilis ko nga. But anyways, pwede mo nang ituloy yung kwento mo tungkol sa sarili mo. Mas gusto ko makilala ka. So ayun nga, pag-aasawa na lang nasa isip ko. Pero hindi pa naman ngayon talaga. Gusto ko munang compatible kami na magiging asawa ko. Yun bang kapag magkasama kaming dalawa, kaya namin intindihin ang isa't isa? Well, alam ko rin namang part ng relationship ang pag-aaway. Pero para sa akin kasi kapag naiintindihan nyo ang isa't isa, mas madaling maayos ang problema. Kaya gusto kong compatible kami sa isa't isa na magiging asawa ko. Pagkukwento niya, kaya napatango ang binata. So you're saying that if we're compatible, papayag ka na pakasalan ako? Tanong ni Felix kaya napaubo-ubo siya. May tanong ko lang din. Bakit ba parang sure na sure ka sa akin? I mean, paano kung may malaman kang isang bagay sa akin? Ganon, hindi ba magbabago yung isip mo? Napatawa ito at umiiling-iling sa kanya. Ang isa sa mga bagay na madalas kong gawin kapag may isang tao akong nakilala ay observe sila. May iba kasing tao na mukha nga mabait kapag kaharap mo. Kapag nakatalikod naman ay iba pala ang ugali. And the first time I saw you, I felt something inside me that I've never felt before with my ex-blind dates. Ang ibig kong sabihin, paano kung malaman mong hindi talaga ako ang kadate mo? Ani Heather sa kanyang isip at pilit na lang nang umiti sa lalaki. Natapos ang gabi nilang dalawa ng maayos. Pero labis ang hiya na nararamdaman nila dahil sa nangyari. Dumiretso siya sa kanyang kondo at naabutan doon ang kanyang kaibigan ng ngiting-ngiti at halatang sabik sa kung anumang ikukwento niya. Kumusta ang first date nyo? Gwapo ba? Ang alam ko, gwapo yun si Felix eh. Pero ayaw ko lang talaga makapag-blind date sa kanya. Kasi nga diba, ang chismis ng iba hindi raw maganda ang ugali. Anang kanyang kaibigan, kaya inirapan niya ito at naupo sa sofa. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Bakit parang tuwang-tuwa ka pa ngayon? Nagsinungaling ka ano? Aniya rito? Kaya ngumiti ito sa kanya dahilan para mapabuntong hininga na lang siya. Sorry na. I just don't want to go on that blind date. Kaya lang ako pumayag dun ay para sa'yo. You're 27 now, Heather. You should be planning your future already. Maayos na ang buhay ng magulang mo, Heather. At nakapagtapos na rin ang mga kapatid mo. Wala ka nang kailangan isipin pa na kailangan mong gastos sa napunan. Malaya ka na sa mga responsibilidad mo. Ngayon naman, oras mo na dapat para sa sarili mo. Saad ng kanyang kaibigan, saka hinawakan ng kanyang kamay at ngumiti. Kung noon naiintindihan kita, alam kong ayaw mong pumasok sa isang relasyon dahil gusto mo munang makapagtapos sa mga kapatid mo at gawing stable ang buhay ng parents mo. Pero ngayon, it's time for yourself naman, Heather. Ikaw naman okay? Stable na rin naman ang buhay ng mga kapatid mo. Lahat sila may trabaho. Kaya sa tingin ko, wala namang masama kung ikaw naman. Dagdag pa ng kaibigan niya kaya napatitig siya rito. High school pa lang tayo, tumutulong ka na sa mga magulang mo.
Minsan nga naaawa na ako pag nakikita kitang pagod na pagod kapag pumapasok ka. Dahil kahit sa sarili mo, wala ka pa ring time. Pero ngayon, wala ka ng pasan-pasan. It's time for yourself naman. Ngumiti ang kaibigan niya, kaya napangiti na rin siya. Oo na. Actually, mabait naman talaga si Felix. I actually like him. The way he talks, ganun. Ewan ko rin. Iba siya sa mga lalaki na kilala ko. Pero, I actually don't know how to say it, pero masyado siyang advance? Patanong niyang wika, kaya naman napahagalpak ng tawa ang kanyang kaibigan. What do you mean advance? Pinlano niya ba agad ng pagkakaroon niyo ng anak? Kung saan kayo titira? Kung anong pangalan ng anak at ilan ang anak na palalakihin niyo? Nangaasar na tanong ng kanyang kaibigan, kaya naman inirapan niya ito. Hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin ay nasa isip niya agad ang magiging kami. Pakiramdam ko tuloy masyado siyang nagmamadali sa pagkakaroon ng pamilya. Ilang taon na ba siya? At bakit parang nagmamadali siya? At parang siguradong sigurado siya sa akin? Nang tumigil ito sa pagtawa, ay saka lang ito nakasagot. Sa pagkakaalam ko, 29 na siya. Ilang blind dates na rin ang nasubukan niya. Pero alam ko rin walang compatible na babae para sa kanya. Lahat yata ay complete opposite niya talaga. Yung tipong hindi sila magkakasundo, kahit pasabihin mo magkakasama sila habang buhay. At sa mga sinabi mo, ito lang din ang unang beses na naging ganyan siya. Ang ibig ko sabihin na yung parabang siguradong sigurado na siya sa tao? Sa'yo, kumbaga. Ibig mo bang sabihin ay gusto niya rin ako? Tanong niya, at kasabay noon ay ang pagkaramdam niya ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nagkibit-balikat ang kanyang kaibigan. Siguro, tingin ko naman ay hindi imposible yon. Maganda ka, matalino, masipag, at maalam sa maraming bagay. Kaya hindi rin naman imposibleng magustuhan ka noon ni Felix. At hindi na rin ako magtataka kung magkakagusto ka man doon sa lalaking yun. Yung mga sinabi ko sa'yo masungit siya, at kung ano paman, palusot ko lang naman yun para pumunta ka sa blind date na yun. Anang kanyang kaibigan, kaya pinanliitan niya ito ng mata. Ngunit ngumiti lang naman ito sa kanya at nagpatuloy sa sinasabi nito. Mabait naman talaga yun si Felix. Matalino, gwapo at masipag din katulad mo. Pero siguro, ang pinaka magugustuhan mo sa kanya ay yung pagiging humble niya sa mga tao, sa paligid niya, pati na rin yung pagiging matulungin niya. Sa tuwing may mga dumara ang bagyo dito sa bansa, nagdo-donate siya sa mga naapektuhan. At siya pa mismo ang pupunta sa lugar na yun para makapagbigay ng tulong. Ganon klase siyang tao. Kahit pa most of the time ay mukha siyang masungit o galit dahil sa seryoso niyang mukha. Pagkukwento ng kanyang kaibigan, kaya mas namangha siya kay Felix. Bilib din ako sa taong yun eh. Hindi mo yun kahit kailan makikita o maririnig na nagyayabang. Sobrang bait pa ng mga magulang nun. Napakaganda ng pagpapalaki sa kanilang mga kapatid niya. Kaya hindi na talaga ako magtataka kung mahuhulog ka man sa kanya. Mabuting tao si Felix, Heather. Kilalanin mo lang siya mabuti at makikita mo ang kabutihang taglay ng puso at pamilya niya. Desidido siyang makipag-date muli kay Felix. Inaamin niya rin naman sa kanyang sarili na gusto niya ito. Kahit pa may ilang nakakahiyang nangyari sa kanila habang magkasama, ay hindi rin naman niya maitatangging naging masaya siya habang kausap at kasama ito. Bukod sa marami itong kwento sa buhay, ay talagang mabuti ang puso nito. Kinabukasan ay naghanda siya para sa kanyang flight. Dahil sa pagiging piloto niya, madalas siyang wala sa kanyang kondo at minsan lang din makauwi sa kanyang mga magulang. Pero sinisiguro niya namang araw-araw niya natatawagan at kinakamusta ang mga ito. Good morning, Cap! Bati sa kanya ng kanyang co-pilot para sa flight niya ngayon. Good morning! Bati niya rin pabalik, saka tumuloy sa paglalakad. What's with the commotion? May big celebrity bang sasakay? Tanong niya kay Asher na co-pilot niya, dahil mas nauna itong dumating. Wala naman, Cap, pero ang sabi kasi ay nandito si Sir Felix Samaniego. Ani Asher, kaya naman kumunot ang kanyang noo. The businessman? Tanong niya, kaya naman tumangutango ito. Bakit, Cap? Magkakilala ba kayong dalawa? Tanong ni Asher, kaya wala sa sarili siyang napatango rito. Yes, I actually went on a date with him last night. Siya yung blind date ko. Seryoso ka ba, Cap? Ang swerte niyo naman pala sa isa't isa kung ganun. Sigurado akong perfect match kayong dalawa.
Tuwang-tuwa na wika ni Asher kaya naman napailing siya at natawa. It's a long story, pero nasa plano ko makapag-date ulit sa kanya. He's actually kind and humble man. Ilan sa mga gusto ko sa lalaki ang nakita ko sa kanya. Gusto ko pa siyang mas makilala kaya bala ko pa makapag-date ulit. Pero kung hindi man kami mag-work, ayos lang din. At least we tried. Kibit-balikat niyang saad, kaya napatango naman si Asher. Tama ka naman, Cap. Pero tingin ko talaga yung mag-work kayong dalawa. Kapag ini-imagine kong naging kayo, alam ko na talagang mag-work kayo eh. Nang marating nila ang kanilang destinasyon, ay napagdesisyonan niyang manatili muna rito. Gabi pa naman kasi ang susunod niyang flight, kaya nais niya munang sulitin ang ilang oras na meron siya para naman mag-ikot-ikot. Hindi ito ang unang beses niya sa bansang ito, pero ito naman ang unang beses niyang mag-iikot dito. Noon kasi, kapag pumupunta siya rito, ay mas pinipili na lang muna niyang matulog kaysa mamasyal, ng kahit konti at kahit sandali. How much for this? Tanong niya sa nagtitinda ng isang tinapay. May nadaanan kasi siyang nagtitinda, kaya naman naisip niyang bumili dito dahil hindi pa naman siya nag-aalmusal. Inilagay ng nagtitinda ang tinapay sa paper bag na binili niya, kaya agad naman niyang kinuha ang wallet sa kanyang shoulder bag na dala niya. Pero kahit ilang beses niya na yung kinapa sa loob, hindi niya naman yun makita. Nasaan ka na ba? Inis niyang tanong sa wallet sa kanyang isip habang patuloy sa paghahanap dito. Napatigil na lang siya nang may lalaking nagsalita. I'll pay for what she bought. I want 2 of these breads too. Anang lalaki na nagsalita. At nang tingalain niya ito, ganun na lamang ang pagkagulat niya nang bumungad sa kanya si Felix na may ngiti sa labi. What are you doing here? Tinawanan lang siya nito at inilagay sa kamay niya ang paper bag na naglalaman ng tinapay na dapat ay bibilhin niya. I was wandering around. Then I saw you struggling to find something. At nung makita ko ang paper bag na nasa harapan mo, alam ko ng wallet ang nawawala sa'yo. Ani Felix, kaya napairap na lang siya rito at napatawa ng bahagya. Unang beses mo ba dito? Tanong ni Felix, kaya naman umiling siya bago kagatan ng tinapay. Hindi. Ilang beses na rin ako nakapunta dito. Pero ito ang unang beses na nagikot-ikot ako. Kapag pupunta kasi kami rito, pinipili ko nilang matulog. Bumabawi talaga ako ng tulog para hindi sumakit ang ulo ko. Kaya, ngayon lang ako nakalabas. Pagkukwento niya, kaya naman napatangu-tangu ito. Alam kong hindi ka naman nagtatanong. At hindi ko naman hihintayin pang itanong mo. Pero nandito ako para mamasya lang din. It's actually my birthday today. Noong nakaraang araw, ang celebration ko kasama ang pamilya ko at ngayon, ako na mismo, inilaan ko ito para sa akin. Gusto ko lang subukan na ako lang muna mag-isa. Not until I saw you here. Pagkukwento naman ni Felix, kaya napalingon siya rito. What? Birthday mo? Hindi ka man lang nagsabi. Di sana ibinili kita ng regalo. O ng kahit ano man lang. Aniya rito. Kaya naman natawa ito sa kanya. Hindi naman kailangan. Okay na siguro tong kung ganito lang. Nasasamahan mo ako mag-ikot-ikot. Sure. Gusto ko rin naman yan. Para hindi ako lonely habang nag-iisa dito. Sagot niya bago hinawakan ang kamay nito. Let's go? Ngumiti naman ito at masinigpitan ang pagkakahawak sa kamay niya. Let's go. Magkasama silang nag-ikot at namili ng mga souvenirs. Kumain din sila sa kung saan mga food stalls nila madaraanan. At naging personal photographer niya rin bigla si Felix dahil sa tuwing may magagandang lugar silang mapupuntahan ay pinipilit siya nitong mag-picture para naman daw may ma-post at remembrance siya. Dahil minsan lang naman ito mangyari sa buhay nila. Pero hindi cellphone niya ang ginamit dahil pati pala iyon, naiwan niya. Kaya naman puno ng litrato niya ang cellphone ni Felix. Puro na lang ako may picture, dapat ikaw rin. Aniya kay Felix, kaya naman natawa ito sa kanya. Ikaw na lang, hindi ako mahiling magpicture. Sagot ng binata, kaya pinanliitan niya ito ng mga mata sa kahinawakan sa braso at pinatayo sa kung saan siya kanina. Mag-post ka rin. Birthday mo ngayon, kaya dapat may remembrance ka rin kahit papaano.
Mag-post ka na. Aniya rito, kaya wala na itong nagawa kundi ang sumunod sa gusto niya. Natapos ang araw na magkasama lang silang dalawa at walang iniisip na iba. Lumipas pa ang ilang mga araw at linggo at doon nagpatuloy pa ang komunikasyon nilang dalawa. At ngayong araw ay ang araw kung kailan niya niyaya si Felix na samahan siya sa isang orphanage na sinusuportahan. Sumakto namang walang flight si Heather, kaya naman pumayag din siya sa paanyaya ng binata. Are you excited? Tanong ni Felix ng sunod-sunod na tinanguan naman ni Heather. Yes, sa totoo nga lang mula pa kagabi hindi na ako papakali. I'm so much excited. Aniya, kaya naman napatawa sa kanya ang binata at nagsimula ng magmaneho. Hindi niya maiwasang magkwento habang nagmamaneho ang binata. Sa ilang linggo nilang pag-uusap, ay naging magaan at malapit na rin ang loob niya rito. Komportable na rin siyang sabihin ang kahit ano rito. Ito ang madalas niyang kausap kapag may mga bagay siyang hindi maikwento at ganun din naman ito sa kanya. Hindi niya maiwasang mamangha nang makarating sila sa orphanage. Napakalaki nito at napakalinis ng paligid. May mga halaman at puno rin, kaya naman mas naging maganda at maaliwalas itong tingnan. May isang parte rin sa labas ng orphanage kung saan may playground para sa mga bata. Pagpasok sa loob, ay unang bubungad ang isang front desk kung saan sumasalubong sa kanila ang tagapangalaga at bantay ng orphanage. Sa unang palapag ay may 5 kwarto. Ang una ay ang kusina kung saan inihahanda ang lahat ng pagkain at ang ikalawa ay para naman sa kagamitan sa paglilinis. Ang ikatlo ay ang tila isang silid-aralan ng mga bata. May mga puzzle at mga libro sa loob nun at may banyo na rin. Sa 4 namang kwarto ay tila isa namang sinihan o panooran dahil sa malaking flat screen TV sa loob nun at mga upuan na tila para talaga sa sinihan. At ang huli namang kwarto ay ang pinaglalagyan ng mga pagkain at mga school supplies para sa mga bata na nakabukod-bukod. Magandang umaga sa inyo, Felix at Miss Mendoza. Welcome po at salamat sa pagdalaw nyo rito. Sigurado po ako matutuwa ang mga bata. Oras na makita nila kayo. Natutulog pa po kasi sila, kaya naman medyo tahimik pa. Pero maya-maya lang igigising na ang mga yon. Anang sumalubong sa kanila na si Ate Melissa. Naku, ayos lang naman po yon. Malamang pagod sila dahil may pasok sila kahapon. Mas mabuti na ring mahaba-haba ang tulog nila. Sagot naman ni Heather, kaya naman napangiti ang ginang. Sinabi niyo pa po, Ma'am Heather, lahat ng bata rito ay grabe kung magpursige sa pag-aaral. Anila ay gusto raw nilang masuklian ang tulong ng Kuya Felix nila. Bukod naman kasi sa pagpapagawa at pagpapaayos itong orphanage, ay ito rin ang sumasagot sa pagpapaaral nila. Kaya naman, gagawin daw nila lahat ng best nila para makabawi sa kabutihan ng kuya nila. Pagkukwento ni Ate Melissa, kaya naman napangiti ang dalaga at napalingon kay Felix na nakangiti rin. Ano po ba ang kwento na ibang bata na nandito, Ate Melissa? Ang ibig ko pong sabihin ay ano po ang dahilan kung bakit nandito sila? Aniya sa ginang, kaya naman naging malungkot ang ekspresyon nito. Napabuntong hininga ito bago sumagot. May iba rito na iniwan ng magulang, kaya hindi kayang alagaan o palakihin. May ibang basta na lang talagang iniiwan at hanggang sa lumaki, hindi na binalikan. Kaya nga ko minsan ay nahihirapan din ako sagutin ang tanong ng mga bata sa akin kung nasan ang mga magulang nila. May iba kasi na ang isip kung bakit sila nandito ay baka daw nagtatrabaho sa malayo ang magulang nila at babalikan din sila kahit pang totoo ay hindi na. Malungkot na pagkukwento ni Ate Melissa, kaya naman nakaramdam din siya ng kirot sa dibdib. Nagpatuloy ang ginang sa pagkukwento at siya naman ay nagpatuloy din sa pakikinig. Hanggang sa umabot na sa kung paano tinulungan ni Felix ang orphanage, kaya ito naging ganito kaayos at kaganda. Papalubog na ang orphanage noon. Muntik na kaming magsara at ililipat na lang sana ang mga bata sa ibang bahay ampunan. Pero dumating nun si Sir Felix at sinabing siya na lang ang tatay yung sponsor namin. Kaya heto ngayon itong orphanage at nakatayo pa rin. Mas maganda at mas maayos na at lahat ng yon
habang buhay naming ipagpapasalamat kay Sir Felix. Dahil kung di siya dumating, malamang wala na ito ngayon. Utang namin sa kanya ang lahat ng ito. Nilingon niya si Felix na may ngiti rin sa labi, saka sumagot kay Ate Melissa. Nakita ko rin naman po kasi na sobrang mahal niyo ang mga bata, kaya naisip ko kayong tulungan. At alam niyo namang malapit din ang loob ko sa kanila, kaya hindi ko naman kaya makita silang magkahiwa-hiwalay. At halos sabay-sabay na silang lumaki dito. Ani Felix, kaya naman napangiti siya. Siya nga pala, iho-iha. Bakit nga ba kayo naparito ulit? Pag-uusapan na ba natin ang tungkol sa kasal niyong dalawa? Tanong ni Ate Melissa, kaya halos sabay silang umubo. Ha? Po? Kasal? Sino po ay kakasal? Tanong ni Heather at nagpanggap ang natatawa, kahit pa kumakabog talaga ang dibdib niya. Kayo nito ni Felix, bakit, hindi ba? Kasi kung para saan pa itong pagpunta niyo dito, parang sayang naman. Kapag nakatitig pa naman ako sa inyong dalawa, ay napakaganda niyong tingnan. Bagay na bagay kayo. Anang ginang? Kaya muli na naman silang umubo at umiwas ng tingin sa isa't isa. Masyadong maaga pa po yata para sa kasal, Ate Melissa. Baka po mabigla ang lahat kapag bigla kaming nag-anunsyo tungkol doon. Aniya, kaya naman kumunot ang noon ng ginang at bahagya pang napataas ang kilay. Aba, bakit naman sila magugulat o mabibigla? Hindi ba natural lang naman sa magkasintahan na mag-anunsyo ng tungkol sa kanilang kasal? Inosenteng tanong nito, kaya naman hindi siya nakasagot agad. We haven't talked about it, ate. Naghahanap pa po kasi kami ng lugar kung saan kami magpapakasal. Baka siguro po sa susunod na buwan po namin planuhin ang lahat. Ani Felix, kaya nanlaki ang mga mata niya. At mabilis, ngunit pasimpleng kinurot ang tagiliran nito. Hindi na lang ito pinansin ng lalaki, kahit pabahagya itong napaigtad. Napatango-tango naman si Ate Melissa. Kung sa bagay nga naman, pero ito ha, kung magpapakasal kayo, dapat sigurado na talaga kayo sa isa't isa. Yun bang wala nang halong pagdududa at pagdadalawang isip? Dapat talagang buo ang loob nyo, dahil magkakasama kayo sa hirap at ginhawa. Wika ni Ate Melissa, kaya pareho silang tumango dalawa. Manahimik ka na. Bulong niya kay Felix na halatang inaasar siya dahil sa pagpipigil nito ng tawa. Lumipas ang ilang oras at nagising na ang mga bata. At tama nga ang sinabi ni Ate Melissa. Dahil pagkababa pa lang ng mga ito, ay nakita sila nito at wagas na ako makapagtatalon sa tuwa, kaya pati sila ay napatawan na lang din. Mabilis na lumapit sa kanila ang mga ito at mahigpit na yumakap sa kanila. Gumanti rin sila ng yakap pabalik. Napuno ng tawanan at pintuhan ang unang palapag ng orphanage dahil sa mga bata at napakaraming kwento ng mga ito. Kaya naman hindi nila maiwasang mapakwento na lang din. Pero isang bata ang talagang tumatak sa kanila bago sila umalis. At yun ay si Ina, 7 taong gulang. Kahit nasa biyahe na sila, hindi nawala ang batang yun sa isip ni Heather dahil paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang pag-uusap nila. Hi, anong pangalan mo? Ikaw lang yata ang tahimik dito ah. Aniya sa isang batang babae na tahimik lang nakaupo sa bench sa playground na nasa tapat ng orphanage. Napansin niyang habang abala ang lahat ng mga bata sa paglalaro sa playground, ay tahimik at nag-iisa naman ang batang ito na nasa silong ng puno. At dahil abala naman si Felix sa paikipaglaro sa mga bata, siya na lang ang lumapit dito at naisipang kausapin ito. Ina po ang pangalan ko. Wala naman po. Gusto ko lang po talaga mapag-isa ngayon. Wala po talaga ako sa bood maglaro eh. Sagot nito sa kanya, kaya naman kumunot din ang noo niya. Bakit naman? Dapat sulitin mo ang free time mo ngayong araw na to. Dahil wala naman kayong pasok. Dahil once na bumalik na kayo sa school, hindi ka na masyado makakapaglaro. Aniya rito, ngunit umiling-iling lamang itong muli. Ngayong araw po kasi ako na to iniwan ng mama ko po. Sagot nito, kaya nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib at hindi nakapagsalita agad. 4 pa lang po ako noon, iniwan niya po ako rito sa ampunan.
Sabi niya po babalik siya pero hindi naman po totoo kasi hindi na siya bumalik. Naging mabait naman ako, katulad po ng sabi niya, pero hindi pa rin po siya bumalik. Pagkukwento nito, kaya mas naramdaman niya ang kirot ng kanyang dibdib. Sigurado akong may malalim na bagay at dahilan ng mama mo kung bakit di na sila bumalik. Lahat ng bagay na mangyayari, nangyayari at nangyari na sa buhay natin ay may kanya-kanyang dahilan. Minsan yung mga bagay na yun din na nagtuturo sa atin ng mga aral na dadalhin natin hanggang sa pagtanda. Panimula niya kaya naman napalingon sa kanya ang batang babae. At ikaw, bilang isa ka pang bata, hindi mo kailangan manatili sa nakaraan mo. Sigurado akong darating ang oras at panahon para sa pagkikita niyo ng mama mo. Pero ngayon bata ka pa, huwag kang manatili sa nakaraan at subukan mong gawin ang lahat para makaabante ka sa buhay. Dahil kung patuloy kang mananatili sa nakaraan mo, mahihirapan ka ring umabante at umahon sa lalim na nakaraang pinagdaanan mo. Hindi mo kailangan dalhin ang bigat na yan. Bata ka pa. Maging masaya ka lang sa buhay mo, hmm? Hindi mo kailangan bitbitin ang lahat ng bigat. Ina, bata ka pa at mas marami ka pang pagdaraanan. Kaya yun muna ang dapat mong isipin. Huwag ka muna magpakalunod at manatili sa mga pinagdaanan mo. Subukan mong umahon. At kapag dumating na ang tamang oras at panahon, sigurado ako magkikita rin kayo ng mama mo at malalaman mo rin ang tunay niya dahilan ng lahat. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ng bata. Saka ito mabilis na yumakap sa kanya. Hindi niya rin naiwasang yakapin ito ng mas mahigpit pabalik sa kanapaiyak. Hindi niya kayang may makitang batang ganito. Dahil para sa kanya ay dapat ini-enjoy muna ng mga bata ang ganitong edad sa buhay at hindi nagiging stress sa mga nangyari at nangyayari sa paligid nila. Magdadasal ka palagi kapag pakiramdam mo na bibigatan ka na, ibigay mo sa kanya ang lahat dahil hindi kanya pababayaan. Pwede ka ring lumapit sa akin kahit anong oras, nandito palagi sa Ate Heather. Thank you po Ate Heather. Sana ikaw na lang naging mama ko para hindi na ako maiiwan mag-isa. Huwag mong sabihin yan. May dahilan ang lahat ng bagay sa buhay natin. Tahan na. Magiging maayos din ang lahat. Nandito lang ako ha. Tila nakabalik siya sa kanyang sarili nang bigla siyang tapikin ni Felix. Hey, ayos ka lang? Tulala ka kanina pa. Tawag ako ng tawag siya pero parang wala ka narinig. What are you thinking? May problema ka ba? May nakalimutan ka pang gamit sa orphanage? Sunod-sunod na tanong nito. Ngunit umiling lang siya at yumakap dito sa kaumiyak ng umiyak. Marahang tinapik ni Felix na likod niya at sinuklay ang buhok niya gamit ang daliri nito. Kaya kahit papano ay kumalma naman siya. Anong problema, Heather? May masakit ba sa'yo? May iniisip ka ba? Ano yun? Sabihin mo lang sa akin para matulungan kita. Ani Felix? Pero hindi naman siya nakasagot at umiyak na lang. Hinayaan lang siya nitong umiyak ng umiyak hanggang sa kumalma siya. Pinunasan ni Felix ang mga luha sa pisngi niya at inalis din nito ang ilang hibla ng mga buhok na humaharang sa mukha niya. Hinayaan muna siya nitong kumalma bago nagtanong. Ano bang problema? Si Ina, yung batang babae sa orphanage. Naawa lang ako kapag naaalala ko siya. Hindi ko kayang imagine yung sakit at bigat na dinadala niya sa tuwing iniisip niya kung bakit siya iniwan ng mama niya. Ang bata-bata niya pa para sa ganun, Felix. I know her mother have reasons. Pero bakit kailangan umabot sa ganun na iiwan niya si Ina? 4 na taon pa lang siya nun, Felix. At hanggang ngayon naghihintay pa rin siya sa mama niya. At pilit iniisip kung bakit hindi na yun bumalik pa. Shh, tahan na. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Mula pa noon ay madalas na yung isipin ni Ina. Pero wala naman tayong magagawa eh. Dahil kahit si Ina ay walang litrato. At hindi na rin ganun kalinaw ang alaala ng itsura niya sa mama niya. Kung alam ko lang kung ano itsura at pangalan ng kanyang mama, syempre gagawin ko ang lahat para hanapin. Pero masyado pang bata noon si Ina. Kaya kahit siya hindi matandaan. Kumalma ka na, Heather. Paliwanag sa kanya ni Felix. Kaya naman, mas napaiyak lang siya. Tumahan ka na at bibisita tayo ulit sa orphanage kapag may oras tayo. We'll visit them often. From now on, tahan na. Ani Felix,
Kaya tumangutango siya at kumalma na rin. Gusto mo bang kumain muna? May malapit na fast food dito. Kung nagugutom ka, kakain muna tayo bago kita ihatid sa inyo. Wika ni Felix kaya tumango na lang din siya ulit. Nagsimula na itong magmaneho at siya naman ay kumalma na rin. Inabala na lang niya ang sarili sa pakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa cellphone. Ikinwento niya rito ang lahat ng nangyari. Pati na rin ang tungkol kay Ina. At tulad din ang inaasahan niya, pareho sila na naging reaksyon. Kahit hindi niya nakikita ay alam niyang umiiyak ngayon ang kaibigan niya dahil sa kanyang kwento. Isinote niya ang kanyang earphones nang bigla itong mag-send ng voice message. Sino ba ang mama niya ha? Sabihin mo nga sa akin at ang mahanap ko. Bakit kailangan niya pang iwan si Ina? Hindi niya ba pwedeng isama na lang yung bata? Tulad niya ay malambot din kasi ang puso ng kaibigan niya pagdating sa mga bata. Dahil may nakababata rin itong kapatid na inaalagaan din ito. At siya naman bilang isang panganay ay naiintindihan niya ang kanyang kaibigan. Dahil minsan niya rin inalagaan ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil madalas noong abala ang kanyang mga magulang sa trabaho, kaya siya na lang ang naiiwan sa bahay kasama ang mga bata. Natapos na ang kanilang pag-uusap ng kanyang kaibigan nang makarating na sila ni Felix sa fast food. One piece chicken, fries, sundae at burger ang sakin. Aniya kay Felix kaya tumango naman ito sa kanya. Okay, maupo ka na lang muna doon. Ako nang bahalang mag-order ng pagkain. Hindi pa natapos ni Felix ang kanyang sasabihin nang may bigla na lang umakbay sa kanyang lalaki. Hey bro, kamusta ang blind date na sinetup ko? Balita ko nagkakamabutihan na raw kayo ah. Anang kaibigan ni Felix na siyang tumulong sa kanya para sa blind date niya noon. Akmang sasagot na sana siya at ipakikilala si Heather nang bigla na lang siya lumingon at wala na ito sa tabi niya. Nandito lang siya kanina. Sambit niya naman kaya kumunot ang noo ng kanyang kaibigan. Sino naman? Ang babaeng blind date ko. Totoo naman nagkakamabutihan kami. I actually like her. Mabait at malambot ang puso niya sa mga bata. Siya pa lang ang kauna-unahang naka-blind date ko na nagustuhan ko. I feel like there's a spark between us. Kahit pa noong unang beses ko pa lang siyang nakita sa restaurant. Pagkukwento niya sa kaibigan at inignora na lang ang bigla ang pagkawala ni Heather sa tabi niya dahil nakita niya itong nakaupo na sa medyo malayo at hindi mataong table. Mukhang hulog na hulog ka na kaagad pre ah. Baka magulat na lang ako ah. Nakasal nyo na. Kalma lang pre. Hindi pa ako handang maging ninong sa magiging anak mo. Pang-aasar ng kanyang kaibigan kaya naman inirapan niya ito. Shut up? Hindi pa yata siya handang magpakasal. Ayaw ko naman siyang pilitin. At hindi ko pa naman siya nililigawan. We don't have label yet. Kapag handa na siya, saka lang din ako manliligaw. At kapag naging kami, saka lang din namin paplanuhin ang tungkol sa kasal. Ayaw ko siyang madaliin. Gusto kong kapag handa na siya, isa ka na lang. Paliwanag niya sa kaibigan kaya naman, nakakalokong tingin ang ibinigay nito sa kanya. Parang hindi na ikaw yan ha, Felix Samaniego. Parang iba yata ang kaibigan kaharap ko ngayon. Ibang tao ka ba? Pabirong tanong ng kanyang kaibigan na kanya lamang inilingan at hindi na pinansin bago umabante sa counter. Nang makapag-order na siya, ay dumiretso na kaagad siya sa table kung nasan si Heather na hindi niya maintindihan kung bakit tila kinakabahan. Napansin niyang pinapawisan nito kahit malakas naman ang aircon. Palingalinga rin ito sa paligid kaya mas lalo siyang nagtaka at napatanong dito. May problema ba? Parang balisa ka yata. May gumugulo na naman ba sa isipan mo? Tanong niya rito kaya napalingon ito sa kanya. Pwede ba tayong pumunta sa isang park pagkatapos ating kumain? Sigurado kasing tahimik sa lugar na yon kaya mas mabuting doon tayo mag-usap. Ayaw ko si Rito dahil masyadong maraming tao. Baka hindi tayo magkaintindihan. Ani Heather sa kanya. Kaya kahit naguguluhan, ay tumango na lang siya. Okay, pero kumalma ka ha. Pinagpapawisan ka. Ani Rito saka pinunasan ng pawis nito sa noo. I was actually planning to introduce you to my friend pero bigla ka na lang nawala sa tabi ko. Nakaupo ka na pala. Ani Rito. Pero ngumiti lamang ito sa kanya. Nang matapos ang kanilang pagkain, ay sinunod niya ang gusto ni Heather at nagtungo sila sa isang malapit na park.
Wala nang masyadong tao dahil gabi na rin. Tahimik na ang paligid kaya naman mukhang makakapag-usap na rin silang dalawa. Naupo sila sa isang bench na nasa ilalim ng puno. Namutawi ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa mauna na si Heather na magsalita. "Felix, hindi pumasok sa isip kong mahuhulog ang loob ko sa'yo. Lalo na noong blind date natin. Seryoso ka kasi masyado kaya buong akala ko masungit ka. Dahil yun din ang naririnig kong kwento tungkol sa'yo. But when I get to know you, I realize that you are the complete opposite of those rumors." Panimula niya sa kanilingon si Felix na nakatitig lang din sa kanya. At tila hindi alam ang sasabihin. "Hindi ko talaga gustong makadate ka. Sa katunayan, hindi naman talaga ako pumayag. Pinakiusapan lang ako ng kaibigan ko. At saka ang kaibigan ko siyang dapat bayikin date mo." "Oo, tama ang iniisip mo kung iniisip mong hindi mo talaga ako dapat kadate nun." Pagpapatuloy niya, ngunit tila hindi naman nagulat doon si Felix at hindi nagsalita. "You are supposed to date a very close friend of mine. Nakiusap siya sa akin, ako na lang ang sumipot sa blind date yung dalawa at pakisamahan ka kahit dalawang buwan lang. Pero ang totoo niyang rason niya ay gusto niyang magsimula na rin akong buuin ang magiging pamilya ko. Gusto niyang matuto na rin ako magmahal at maging masaya. Kaya imbis na siya ay ako na lang pinapunti niya sa date niyo. At pinalabas na ako ang ka-blind date mo talaga at hindi siya." Dagdag niya pa, ngunit tulad ng kanina, hindi naman sumagot sa kanya si Felix. "I'm thankful for her. Dahil sa kanya nagawa ko magmahal at nakilala kita. You gave me..." Hindi na niya natapos pa ang kanyang sasabihin nang yakapin siya ni Felix. "Thank you. Thank you for being honest with me. Alam ko ang lahat, Heather. Naghihintay lang din akong sabihin mo sa akin. Hindi ako galit sa'yo. At wala rin akong sama ng loob. At tulad ng nararamdaman mo para sa akin, ganun din ako sa'yo. Sa maiksing panahon na kasama kita, hindi ko maitatangging minahal din kita. Walang araw at oras na hindi ako masaya kapag kasama kita. Ikaw rin na nagturo sa akin kung paano magmahal." Wika nito, at unti-unting tumulo ang mga luha niya. "I am thankful that I have you here with me. It feels like you're the missing piece in my heart and life. I feel complete whenever I'm with you. So please, Heather, don't ever leave me." Mahigpit niyang sinuklian ang yakap nito. Muling lumipas sa mga araw at linggo, at sa bawat oras na lumilipas ay mas nagiging malapit sila sa isa't isa. They became together. At ngayon ay nasa orphanage sila at naisipan ni Heather na ampunin ang batang si Ina. Dahil sa madalas niyang pagdalaw dito, ay mas napalapit siya sa bata. "Sigurado ka pa talaga sa desisyon mo, mahal?" Tanong sa kanya ni Felix, ngunit ang mga mata nito naman ay nasa kalsada ang tingin. Tumango-tango siya. "Matagal ko rin itong pinag-isipan. Unang beses ko pala nakita si Ina. Pakiramdam ko, may espesyal na parte siya sa puso ko. Pakiramdam ko rin hindi ko kaya kung hindi ko siya kukunin doon. Mabait na bata si Ina. At gusto kong iparamdam sa kanyang pagmamahal ng isang ina. Kahit pa hindi ko siya tunay na kadugo. She's like a part of me." Saad niya, kaya naman napangiti si Felix. "Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo bilang girlfriend ko." Ani Felix, kaya naman natatawa siyang napailing. "Tigilan mo na nga yung pambubola mo sa'kin. Kahit pa buong araw mo akong bulahin, hindi rin naman yan uubra." Ani Yarito, kaya ito naman ang napatawa. "Talaga ba? Akala ko pa naman ay mas lalo kang nahuhulog sa'kin." Pabirong sabi ni Felix, kaya naman napairap na lang siya. Napuno ng asaran at tawanan ng kanilang biyahe habang papunta sa orphanage. Habang inaasar kasi siya ni Felix, ay ibinabalik niya ang pang-aasar dito, kaya naman hindi na natapos ang kanilang tawanan. At ito, ito ang buhay na gusto niya noon. Ang pangarap niya mangyari. Ang buhay kung saan kasama niya ang lalaking kanyang mahal at pinapangarap at masaya habang tahimik at maayos na namumuhay. "I have always dreamed of this life. Yung masaya ako habang kasama ang lalaking mahal ko." Aniya kay Felix saka ito nilingon. Napatawa siya nang mapansin ang pamumula ng pisngi nito. "Kinikilig ka ba?" Pabiro niyang tanong. "I'm not." Tila baliwalang sagot ni Felix kaya naman napahalakhak siya.
Nang marating nila ang orphanage, ay mabilis silang sinalubong ng mga bata. Iniwan niya sandali si Felix kasama ang mga bata. Pagkatapos niyang batiin ang mga ito bago nagtungo sa kwarto ni Ina. Naabutan niya itong abala sa paglalagay na ilang gamit nito sa maliit itong backpack at ibang mga damit nito na nasa maleta na. Ina! Tawag niya sa bata, kaya naman napalingon nito sa kanya. Ate Heather, kukunin niyo po ba talaga ako dito? Kayo na po ba talaga ang magiging mama ko hanggang sa lumaki po ako? Tanong nito, na tinangutanguan naman niya habang may ngiti sa labi. Kapag ikaw po ba ang naging mama ko, hindi mo po ba ako iiwan? Tanong muli nito na inilingan naman niya. Lumapit siya rito at pinaupo ito sa kama. Saka siya tumabi rito. Hindi ko yan gagawin, Ina. Nangangako ako sa iyong gagawin ko ang lahat para maiparamdam sa iyo ang pagmamahal. At pag-aalaga na alam kong nararapat para sa iyo. At kahit pa hindi ka nang galing sa akin, o kahit hindi mo pa ako kadugo, aalagaan kita at mamahalin kita bilang tunay kong anak. Aniya rito, sa kamarahang hinaplos ang pisngi nito. Hindi ka na magiging isa ulit kasi kasama mo na kami. Magkakaroon ka na ng mama at papa ulit. Hindi mo na kailangan maingit pa sa ibang bata kasi magkakaroon ka na ng buong pamilya. Gagawin ko ang lahat maiparamdam sa iyo ang lahat ng pagmamahal na nararapat mong maramdaman. At lahat ng pakiramdam mong kulang sa iyo, pupunan ko. Mamahalin kita ng sobra bilang anak ko, Ina. Nang marinig ng bata ang sinabi niya, ay mabilis itong napayakap sa kanya agad. Nasinuklian naman niya ng isang mahigpit at puno ng pagmamahal na yakap. Walang ibang nararamdaman ang puso niya kundi saya. Ngunit ang hindi nila alam, pinapanood lamang sila ni Felix at Ate Melissa na pareho ring may ngiti sa labi. Noong unang beses ko makita si Heather, hindi na ako nagduda kung bakit ko siya nagustuhan. Mabuti ang puso niya. Tumango naman si Ate Melissa. Mapagkumbaba siya sa mga tao sa paligid niya. At tuwing nakikita kong kung paano niya tingnan si Ina, alam ko kaagad na karapat dapat siya sa pagiging ina. Alam ko, Felix, tama ang babaeng pinili mo. At masasabi ko lang, pareho kayong swerte sa isa't isa. Swerte ka sa kanya, ganun din siya sa'yo. Wika ni Ate Melissa, kaya naman napatango si Felix bilang pagsang-ayon. Ang hiling ko lang ay alagaan niyo ang isa't isa, pati na rin si Ina. Kailangan niya ng pagmamahal ng tunay na magulang. Pero alam ko rin namang, kahit hindi ko na yun sabihin, gagawin niyo yun. Ipinagkakatiwala ko na sa inyo si Ina, dahil alam ko magiging mabuti kayong magulang para sa kanya. At alam ko maaalagaan niyo siya. Dahil nasa mabuting tao siya, kaya hindi na ako mag-aalala pa. You have nothing to worry about, ate. Hindi namin pababayaan si Ina. At ipapangako ko sa iyong aalagaan at mamahalin din namin siya tulad nung ginawa niyo sa kanya rito. Makakaasa kayo na mamahalin namin siya bilang tunay naming anak. At hindi na rin namin siya ilalayo sa inyo. Tuwing Sabado at Linggo, sinisiguro kong dadalhin namin siya dito para makadalaw sa inyo. Sagot niya sa ginang, kaya naman, nakangiti rin itong tumango. Masaya ako para sa inyo, iho. Parang noon lang kasi problemado ka tungkol sa kumpanya. Ngayon, ay nakikita na rin kita sa wakas na may masayang pamilya. Masaya kayo ni Heather sa pamilyang bubuuhin niyo. Hindi ko akalaing darating din tayo sa ganitong oras at panahon kung saan araw ng kasal nyo na lang ang hinihintay natin. Parang noon lang, pinag-uusapan pa natin ang tungkol sa renovation nitong orphanage. Pabirong wika ni Ate Melissa, kaya naman siya napatawa. Kahit naman po ako, hindi akalaing malapit na rin kami ikasal ng babaeng mahal ko, ate. Parang noon lang din, kasi puro kumpanya lang iniisip ko. Ngayon ay gaganapin ang kasal namin. At kung ano ang pwede namin ipangalan sa magiging anak namin sa hinaharap, mga anak na magiging bunsong kapatid ni Ina. Napalingon ito sa kanya. Siya nga pala, iho. Balak ba ninyong dagdagan ng pangalan ni Ina? O ganun na lang talaga ang pangalan niya? Noong dumating kasi siya sa amin, sabi niya nickname niya lang daw ang Ina. At hindi yun ang tunay niyang pangalan. Iyon lang daw ang palaging tinuturo sa kanya ng mama niya, na Ina raw ang pangalan niya. Hindi rin niya alam ang buong pangalan niya? Kaya ba Ina lang ang tawag niya sa kanya dito? Ganun na nga. Kaya nga noong sinabi niyong balak niya siyang ampunin,
Naisip ko ring itanong kung balak ba ninyong dagdagan ang pangalan niya. Well, I want her second or maybe first name to sound like her mother's name. Pero mukhang mahirap makaisip ng pangalan na pwedeng i-partner sa ina. Pero pwede naman naming buuhin ang pangalan niyang ina. We'll make it Isabel Natalia Mendoza Samaniego. Nakangiti niyang wika, kaya naman napatango na lang si Ate Melissa bilang pagsang-ayon. Bagay naman sa kanya. Minsan nasabi sa akin ni ina na gusto niya ng pangalang Isabel. Maganda raw kasing pakinggan. Mabuti naman at yun ang naisip mo. Mukha ngang handa ka na sa pagiging isang ama. Pabirong sabi ni Ate Melissa sa kanya, kaya naman napatawa siya. I am more than ready to become a father, ate. At higit pa sa sayang nararamdaman ko ngayong isa na nga ako talagang ama. Lumipas ang isang buwan at dumating na ang araw ng kasal nila. Imbitado ang lahat ng mga nasa orphanage na bata, pati na rin si Ate Melissa at ang iba pang tagapangalaga doon. Kasama rin ang kanilang malalapit na kaibigan at mga kapamilya. Sa isang beach sila ikakasal dahil yun ang gustong mangyari ni Heather. Matagal na raw kasi niyang pangarap na ikasal sa beach, kaya naman pumayag si Felix sa isang beach wedding. Si Ina ang kanilang flower girl at ang pamangkin naman ni Felix ang kinuhang ring bearer. Hindi masukat ngayon ang kabang nararamdaman ni Heather kahit pa inaayusan pa lang siya ng makeup artist at hairstylist na kinuha nila. Stop being so nervous, Heather. Anang kanyang kaibigan na isa sa kanyang bridesmaids. Ikakasal ka pa lang naman, hindi ka pa manganganak. Pabiro nitong sabi sa kanya kaya napairap siya. Malakas kang mangasar dahil tapos na ang kasal mo. Mas kabado ka pa nga sa akin nun eh. Ganitong-ganito ka rin nung kinasal ka, no? Wala ka pa nga sa altar nun eh, umiiyak ka na. Balik niyang asar dito, kaya ito naman ang napairap sa kanya. Kahit naman ikaw mamaya iiyak ka, kahit wala ka pa sa altar. Asik nito, kaya natawa na lang siya. Nang oras na para maglakad sa altar, ay tama nga ang sinabi ng kaibigan niya. Dahil kahit wala pa siya ron, unti-unti nang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero tuluyan nang tumulo ang mga luhang iyon nang oras na para sabihin niya ang kanyang wedding vow kay Felix. I won't be making this vow, long love. Hindi kahit kailan pumasok sa isip ko makakasama nga talaga kita ngayon, sa altar at sa habang buhay. Alam kong masyado pa namang matagal bago tayo tumanda. Pero sigurado na talaga akong ikaw ang makakasama ko. At siguradong ako lang din ang makakasama mo. Panimula niya nakakuha naman ng bahagyang pagtawa sa mga bisita. I love you so much, Felix. At nagpapasalamat talaga akong sumipot ako sa blind date na yun kahit may parte sa akin na ayaw ko. Dahil kung di ko yun ginawa, sigurado akong hindi akong babaeng nasa harap mo ngayon at papakasalan mo. I made the right decision by choosing you. By choosing to be your date. Thank you for coming into my life, Felix. Having you and Ina and our future babies are more than enough for me. Ngumiti siya, saka simpleng pinunasan ang luhang pumatak mula sa kanyang pisngi. I will take care of you and our future family. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng pagmamahal at mangangalaga na alam kong karapat-dapat niyong maramdaman. I'll do my very best as your wife and mother to our future children. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa mata ni Felix saka itong giniti ang muli. Heather, you are the most wonderful blessing that I've ever received in my life. Mahal na mahal kita. Ikaw yung taong nagturo sa akin ng maraming bagay sa buhay. That kind and humble heart and personality of yours made me love and fall in love with you more and more every single day. Masasabi kong ikaw ang nagbigay ng liwanag at saya sa buhay ko bukod sa pamilya ko. Naramdaman kong kumpleto ako at wala nang kahit ano pang kulang nung dumating ka. Sa tuwing kasama kita, masaya ako. Kapag kasama kita, pakiramdam ko ay handa akong harapin lahat ng pagsubok. Kahit ano pa, ikaw ang lakas ko at kahinaan ko, Heather. Ikaw ang liwanag ng buhay ko, kaya aalagaan at mamahalin kita. Kayo ni Ina at ng mga magiging anak pa natin. Nang matapos ang kanilang kasal, ay sa reception naman ang kanilang diretso. Nakipagkamustahan at usap sila sa kanilang mga bisita, samantalang si Ina naman ay balas sa pagkain kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa orphanage. Masaya siyang pinanood ni na Heather at Felix kahit abala silang dalawa sa pagsasayaw.
Kapag nakatingin ako kay Ina, ang saya-saya ng puso ko. Pakiramdam ko sobrang swerte ko na ako ang tumatayo niyang ina ngayon. Hindi ako magsisisi na pinili natin siyang ampunin Felix. Dahil sa kanya, mas naging malakas ako. Maraming aral na rin itinuro sa akin si Ina tungkol sa pagiging ina. Sigurado akong sa oras na lumaki siya, magiging mabuti rin siyang tao, katulad mo. Aniya, kay Felix na tumango naman bilang pagsang-ayon. Yes, I'm so lucky that I have you too. Kompleto at kontento na ako nandito kayo sa tabi ko. Higit pa kayo sa sapat para sa akin. At hindi ko kahit kailanman ipagpapalit sa kahit anong buhay ito. Ina is such a wonderful kid. And you're such a wonderful woman, wife and a mother. I wish Ina will grow up like you. Gusto ko rin siyang lumaki tulad mo, Felix. May mapagkumbaba at pagmamahal sa kapwa. O mga tao sa paligid niya. You're such a wonderful man too, Felix. And marrying you was never a wrong decision. Ito na yata ang pinakatamang desisyon sa lahat ng ginawa ko sa buhay. Wika niya naman, kaya napatawa si Felix at pinamulahan ng pisngi. Dahilan para mapatawa naman siya. Bulera ka na rin pala ngayon, ha? Nang aasam na sambit ni Felix, kaya naman napatawa siya. Nagpapabola ka naman. Pabiro niyang tanong kaya napatawa ito at napailing sa kanya. Hindi rin naman pala masama ang naging wrong date mo ako, di ba? Mabuti na lang talaga at ako ang naging substitute date mo dahil ikaw na ngayon ang asawa ko. Bulong niya, saka ito niyakap at nagpatuloy sa pagsasayaw. She was the billionaire's substitute date before. But now, she is his wife and the billionaire's wife. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Substitute Blind Date, written by Sky. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories. Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!